itong linggong ito, itipigil muna ng city government ang pagbabakuna sa mga of majority age o yung 18 pataas. Ito ang pambungad na balita na punong lungsod Attorney Armand Dimagila nang bumisita siya sa Alonte Sports Arena kahapon. Ito ay para bigyang prioridad naman ang mga batang may edad 12 hanggang 17 para sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes. Nauna na noong Biyernes ang mga mag-aaral mula sa South City Homes Academy, St. Francis Integrated National High School, na sinundan naman ng mga taga Binyan Integrated National High School at Binyan Secondary School of Applied Academics na ginanap sa iba't ibang vaccination site sa lungsod. Bakas man ang kaba sa ilan, ay lakas loob pa rin nagpabakuna ang mga ito dahil na din sa suporta ng kanilang mga magulang. Hindi kasi pinahihintulutan ang mga minor de edad na magpabakuna kung walang kasamang nakatatanda o guardian. Ang Binyan po ang may pinakamababang active cases ng COVID ngayon sa buong Calabarzon, sa mga lungsod. At iyon ay dahil sa mga frontliners at sa mga taga-Binyan, of course. No? As of November 12, 2021, naabot na sa 121,000 residente ng Binyan ang bakunado na. Ganun pa man, patuloy na hinihikayat na pamahalang lungsod ng bawat isang residente na magsadya dito sa Alonte Sports Arena upang matanggap ang kanila ding mga bakuna. Bagamat mataas na ang nasabing bilang ng mga bakunado, aminado ang pamahalang lungsod na malayo pa ito kumpara sa mahigit 300,000 populasyon ng Binyan. Kaya naman patuloy pa rin silang nagpapaalala na huwag maging kampante at sundin pa rin ang health and safety protocols na pinapatupad ng gobyerno. At para naman updated ka sa iyong schedule at pinakasariwang balita, sundan kami sa Binyan City Information Office Facebook page. Mula dito sa lungsod ng Binyan kung saan bida ang may bakuna, ako po si Joel Luvidices para sa 87.9 Radyo Binyan.